Bobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa ngalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Target On Air. Planong paimbestigan ho mga kaibigan yung sinagawang birthday party ho ni NCRPO Chief Major General o Brigadier General Sinas ho mga kaibigan. At nag-iisang senador lang ho bumisita ho doon, si Francis, si Kiko Panghilinan. Mamaya subukan ho natin kausapin ho at si General Sinas ho, at kunan ho natin ang reaksyon ho. Sabi naman ho ng 859, Karex, dito ho kami sa Cebu. Nung last year ho, bumisita ho kami dyan ho sa Banaue, Ipugaw. Napanood ho namin, Karex, yung interview nyo kay Doc Jesly ng Banaue, Ipugaw. Siguro yung kanina ho ito, nung makausap ho natin. Ito nga ho, speaking of Ipugaw Province, siguro samantalahin ho natin itong pagkakataon na to. Dahil timing ho yung mga texter ho natin, nasa linya ho ng aming komunikasyon ang bayan ho ng Lamut, Ipugaw. Nasa linya namin si Mayor Mariano Buyagawan Jr. Mayor Buyagawan Jr., magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Apa. Mayor, tayo'y napapakinggan po sa DWAD Mega Manila at kuha lang ho kami ng update regarding ho sa kaso ho ng COVID-19 dyan ho sa bayan ho ng Lamut, Ipugaw Province, Mayor. As of kahapon, meron po tayong isang case na positive po sa amin dito sa bayan po ng Lamut. Mm-hmm. Na nagpositibo po sa COVID-19. Apa? Na galing po dyan sa Maynila. Mm-hmm. Na may Binondo. Mm-hmm. Kasi siya po isang post guard. Apa? So, noong May 1, po yung ECQ. Mm-hmm. Ay, po sila nag-private vehicle umuwi sa amin. Apa? Kasi taga rito. Mm-hmm. Yun po, the checkpoint, agad dinala po namin sa quarantine area. Opo. Since then, hanggang kahapon, hanggang ngayon, yun na, after na rapid test po siya doon, nag-positive, ngayon lang lumabas, yung result ng swab test. Kasi ganun po katagal yung swab testing po namin dito. Opo. How many days bago po lalabas. Mm-hmm. Kaya ngayon po lang namin nalaman yung resulta. Apa. And then, yun po, dinala po namin yan sa isolation sa VRH, Veterans Regional Hospital sa Bayombong, Lubiskaya. Apa. At doon po siya naka-isolate. Stable naman po siya hanggang ngayon. Mm-hmm. Apa. At mga nag-umpisa na pong contact tracing regarding sa ito. Problema nga lang yung isa po namin yung frontliner, baka naawa po, nag-positive po sa rapid testing po namin. And then, tinala namin ulit yung result ng swab test niya. Apo, Mayor, ang bayan ho ng Lamut to, ilang barangay ho nasasakupan niyo, Mayor? 18 na barangay po. Apo, sa 18 hong barangay, ano na ho ang update to regarding ho dito sa Social Amelioration Program? Halos lahat ho ba'y nakatanggap na ho, Mayor? Iyan na po ang isang problema namin dito. Mm-hmm. Kasi hindi po sapat yung application at bigay kada barangay. Mm-hmm. So, bali, meron pang mga qualified beneficiaries na Apa. Hindi pa po nabigyan. Mm-hmm. Bali, ilang ano po? Apo, Mayor, cut ko lang kayo saglit. Bali, ilang household do pinagkalooban? Mga ito na 4,000 na Apa. Household. Mm-hmm. Hindi po na household mga 1,400 Apa, napakalaki ho ng diferensya o kulang ho, Mayor. Bali, paano ho natin gagawan ho ng paraan? Iyon nga po. Ang problema nga lang ulit, yung second tranche na ibibigay sana for the second month. Apa? Ang problema, parehas din lang sa unang beneficiary ang nabibigyan daw ayon sa guidelines ng DSWD. Mm-hmm. Yun na naman ang problema namin dito. Kasi pag yun din ang mangyayari, ay talagang
mag-aaway na mga ito, aawayin yung mga official kasi ang pagkalam nila, sila daw yung nag-identify. Tama po. Ano ho po, Mayor? Di ba ho i-verified pa ho yan para pumasa maging qualified o pagpirma ho, pag-fill up ho ng SAX form ho, automatic makakatanggap po agad? Okay naman po. Binerify ko ng DSWD. Mm-hmm. Kaya nga lang, talagang kulang talaga yung nabigay na sa ibang household. Apo, so, eh ano po, Mayor? Barangay. Apo, Mayor, hindi ho ba kayo nag-realign ng pondo sa Lamu to ng LGU? Pandagdag ho doon? Eh, hindi mo po. Eh, kasi ito na nga yung nakasikaso namin ngayon, itong relief operation namin. Kaya relief operation na lang ang binibigay namin. Apo? Sa lahat ng household namin dito. Mm-hmm. Eh, yun ang request namin na sana yung state and trans ay i-accommodate sana yung mga hindi na-accommodate nung una. Apa. Para mabigyan din lahat sana. Apa. Yun ang request namin sa DSWD. Mm-hmm. Pero ang sabi nila, yung guidelines ang susundin. Tama po. Ito, yun daw. Apa, yun ang request namin. Apo, kamusta ho ang relasyon nyo ni Governor Jerry Dalipog? Nagbigay ho ba ng tulong ang Ipugaw Provincial Government? As of sa mga release po namin, meron pong may ibigay mga ang ating provincial government. Mm-hmm. Meron pong nagbigay sa munisipyo. Apa? Binigay din sa amin. Mm-hmm. Para sa mga kababayan po namin. Apa, Mayor, last question na lang ho. Bali, ano ho ang source of income ng inyong kababayan sa Lamut? Practically, agriculture, mm-hmm. Palay, at saka corn, at saka yung livestock producer po kami. Pati na galing maraming poultry. Apa? At saka fish, yung tilapia. Apa. Namin. Apa. Di ba, Mayor, ang unang bayan kapag pumasok sa Mountain Province, ang Banawi ho ba? Banawi ang umpisa po? Hindi po. Kung dadaan ka sa Mountain Province, kapasok dito sa amin si Mugaw Mo, Banawi po ang unang bayan. Mm-hmm. Pero kung galing ka po sa Nueva Vizcaya, galing ka sa NCR, papunta rito sa amin, dito po sa aming bayan ang unang bayan ng probinsya ng Ipugao. Apo, kapag ka, pagka umahon ka doon sa Sulano, Nueva Vizcaya ho ba yun, Mayor? Bayan nyo agad ang bubungad po. Opo. Kasi nung makausap po namin si Governor Jerry Dalipog ho ng Ipugao Province, isa nga ho yung bayan nyo sa ibinida ho ng aming mga televiewer, texter ho, yung mga nakikinig ho. Kaya sinikap ho namin kayong tawagan ho at para naman ho maipromote nyo ang inyong bayan ho, Mayor. Hindi naman po sa ganun, sir. Ginagampanan lang po natin ang trabaho po. Opo. Pang ilang term nyo pong Mayor ho dyan sa bayan ho ng Lamu to, Mayor? Panghuli na po. Opo. Opo. Mayor, saan nung hinango ho yung pangalang Lamu na ipinangalan sa bayan nyo? Ito na yung plan. Kumbaga sa root. Mm-hmm. Yung ibig sabihin, root niya, maraming, kumbaga sa balitek, maraming ugat. Apa? Na nakatundong. Ganun po, yung kasi yung origin nito, may noong unang araw daw, may isang punong malaki rito, ugat, na doon daw nagkumpukumpo lang mga tao noon, na ito yung area na nagpupuntaan yung mga tao sa sentro po ito. Kaya nung ginawa ng bayan, pinangalat na yun na po yung origin niya. Apo. Lamut. Mm. Kasi ho, Mayor, itong Ipugaw ho, nakikita ko lang ho to sa Facebook, sa YouTube, sa Google ho. Eh siguro kung sakali kami mapupunta ho ng personal ho dyan, eh sana makapasyal ho kami sa bayan nyo, Mayor. Opo. At papuntahin ho po kami sa aming mga tourist spot. Mm-hmm. Tama po. Okay. Mayor Mariano Buyagawan Jr., baka meron ho kayong mensahe. Gamitin nyo itong target on air, Mayor. Sa mga gusto ko lang ipahagi sa mga stranded pa lang po namin na kababayan dyan in CR at Carabarzon, tuloy-tuloy po ang aming pag-extract sa mga kababayan po namin na stranded pa dyan.
na sa kamawayan pa natin sa NCR at sa Calabarzon, tuloy-tuloy po. Kaya lang sinabi ko na pag sinabi tayo, yung protocol, yung DIY protocol natin tungkol sa quarantine, yung 14 days, ay talaga pong yun ang susunod natin sa mga ina-extract po. So, sa mga kamabayan po natin dyan sa NCR at Calabarzon, huwag kayo pong mag-alala, just contact po ang ating tent management team. May ninyo kung saan sa ganun ay may kasukay agad dyan sa NCR at sa Calabarzon area. Apa, salamat po, Mayor Mariano Buyagawan Jr. ng Bayan ng Lamot, Ipugaw. Mayor, mabuhay po kayo. Ingat po palagi, Mayor. Salamat po. Salamat po. Si Mayor Mariano Buyagawan Jr. ng bayan ho ng Lamot, Ipugaw. Ito, sabi ho nung texter ho natin, Karex, alam mo ba yung Ipugaw province ho, napakagandang probinsya ho niyan. At tama ho yung tinuran niyo ho. At sana nga ho, makabisita ho kayo dito ho sa aming province ho. Hindi ho, napakarami ho namin trabaho dito ho sa Manila ho. Alam niyo naman ho, itong programa namin, binibigyan ho namin ng pagkakataon, maipromote ni mayor, ni governor ang kanilang bayan, ang kanilang probinsya ho. Yung mga local and foreign tourists, halimbawa ako isang foreign tourist ako, napanood ko sa programa ni Carex, aba, meron palang bayan ng Lamot, Ipugaw. I-google mo nga yan. At teka, napakababa ng krimen ah. Pumasyal nga tayo. Napakinggan ko kay Carex eh. Napakaganda ng bayan ni Mayor. Ba't hindi ho natin puntahan? Ngayon, kung anap, laging binabalita ho, mataas ang krimen, sasabihin ni may patayan ho doon, naandun ho yung kidnap for ransom, naandun ho yung rebelde, di ba? Ikaw bagay, bibisita ho sa isang bayan? Hindi ho. Mas maganda ho ina-educate ho si Juan de la Cruz na si Mayor ho, meron hong ginagawa ho sa bayan ho nila. Diba? Samantalang yung iba ho, nasabihin, wala ho si mayor eh. Samantalang yung ibang mayor ho dyan sa Cordillera Administrative Region o sa Carho, mga kaibigan, para bang hindi ho sila namumulat eh. Hindi ho sila napapakinggan ho sa radyo. Hindi ho sila napapanood do. Dito ho sa programa ho namin, kaya ho namin sila binibigyan ho ng espasyo, pinakikinggan ho namin yung boses ho ng mga televiewer, yung mga nagre-request ho. Kanina nung makausap ho namin si Mayor si Doc Jesley ho, Mayor ng Banawi ho, sabi niya, Karik, sana makausap nyo yung mayor namin dito sa bayan ng Lamot. Tumawag agad yung program director ko, segment producer ho, tapos yung sound engineer. Hinagila po yung number ho ni mayor. Dapat to, Karik, mababa ho ang kaso ho ng COVID. Hindi ho, sa Mountain Province ho, kanina kausap namin si Mayor sa Ipugaw ho, ganun din ho, nasa LGU ho yan eh. Kapag kaya na maintain mo, stay at home, tapos eh, lahat ho ng pangangailangan ho ni Juan de la Cruz, ginawa mo ng paraan. Kaso ang problema, Karex, itong social amelioration program ho eh. Naandun ho ang kalituhan ni Juan de la Cruz eh. Diba? Yung iba nga ho, bumitaw na ho dun sa pile. Abe, ang haba ho eh. Diba? Magbabalik ho kami. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Carex Cayanong.